Hello everyone! Kamusta kayo? And welcome uli sa aking channel. Ito na naman tayo, meron na naman akong isishare sa inyo na bagong kaalaman na natutunan. Siyempre, parang si IMG, is nagtuturo talaga na, ma-educate tayong mga as individual, di ba? Ayan. Sa mga bago sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung bell, i-like, syempre mag-comment, mag-subscribe, tsaka i-share. Mas maganda kung i-share niyo rin siya lalo na sa mga sa family niyo, sa mga kaibigan niyo, yan, sa mga katrabaho niyo para naman mayroon din silang panibagong kaalaman na matututunan. So, ayan. Welcome to my channel. So, ayan. Pag-uusapan natin, will you lose your job to robots? Ayan. Siyempre, nakikita nyo dyan, ayan yung present, tsaka yung future. So, siguro, yung iba sa inyo napapaisip, di ba? Bakit yan ang topic? Bakit yan ang pinag-uusapan? Siyempre, gaya nga ng sitwasyon natin ngayon, siyempre hindi na natin masasabi yan. Lahat nagbabago. Lalo na yung sitwasyon na meron sa atin ngayon. Yung tinamaan tayo ng crisis, yung sa coronavirus, di ba? Napakaraming mga lahat ng bansa apektado dito sa sitwasyon na to. So ito kung bakit ko to gustong i-share, siyempre galing to sa parang realization, talaga realization na galing to sa book ni Robert Kiyosaki. So ako na nung na-share to sa akin, siyempre ako nagmadali agad ako na maggawa ng simpleng video para naman yung mga hindi pa nakakabasa mapakinggan nyo dito sa video na to. So ayan. So makikita nyo diyan sa picture na yan, ayan yung mga company. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi na dito yan sa Pilipinas. Hindi ko rin sinasabi na sa ibang bansa manggagaling yan, mangyayari yan. So ang kailangan lang natin pag-usapan is ano ba yung kung meron tayo sa present ngayon dun sa mga susunod na panahon, yan yung future natin, di ba? So ayan. So kaya nandito si IMG is para mag-educate. I-educate tayo, parang inuubog tayo dun sa tamang kaalaman o edukasyon, di ba? Katulad nitong libro na to, kung gusto nyo makaabil nito ng e-book, i-email nyo lang ako dun sa iiwanan kong email sa baba. Para naman, kung gusto nyo basahin, masendan ko kayo through email. So, ayan si IMG, International Marketing Group. So, ayan yung campaign niya, Financial Literacy, Global Financial Literacy. Siyempre, building your future. So, yan. Kung bakit kailangan natin pag-usapan yung future, hindi yung patagalin natin, di ba? 10 million financially educated families by 2025. So, yan yung ating, aking isi-share sa inyo na dapat magkaroon din kayo sa sarili nyo ng realization nyo para naman kung hindi man nyo mabasa yung mga libro na nabanggit ko, dito sa video na to, mapanood nyo. So, ayan. Ako nga ulit, si Michael B. Maniklang, isa ako sa financial educator ng IMG. Isa rin ako sa entrepreneur at investor. So, ayan, bago tayo magsimula, samahin nyo ako na mag-pray
Prayer by Brother Bo Sanchez, True Millionaire's Prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Ayan. So, ayan. Ito nga pala, itong kasi part din siya niyan ni IMG, yung mga sinusulat ni Robert Kiyosaki. Sabi nga ni Robert Kiyosaki sa book na to, if you want to be rich, you need to be financially literate. So, yung isi-share ko sa inyo is galing sa kanya. Kung ano yan eh, kung babasahin nyo yung ibang libro ni Robert Kiyosaki, yung makikita nyo ron, yung katulad ng slide na sinare ko sa inyo kanina, yung past ay yung present at saka yung past sa book niya, mababasa nyo doon kung ano yung mga nangyayari. So, sabihin na natin na pipredict niya. So, tayo, hindi natin yung pinag-uusapan na para matakot tayo. Hindi. Ang ginagawa lang niya is tinutulungan niya tayo. Parang si IMG, di ba? Ine-educate tayo ni IMG para hanggat maaga, makapag-build na tayo, di ba? Hindi yung kung kailan tayo talagang gipit na saka tayo walang-wala na. Yan. So, yan yung purpose ng video na to. Sabi nga sa book ni Robert Kiyosaki, rapidly evolving technology won't impact those on the correct side of the cash flow quadrant. So, ayan, ang sinasabi dito is yung ESBI, di ba? So, yan, realization. Have you noticed how everything seems to be automated this day? Di ba sa panahon natin ngayon, pa ngayong 2020, ako kahit na ano, kahit pa ano, maraming rin akong nakikita na mga na nagiging ano na automated na parang katulad na lang nung mga paglilinis ng ano na ginagawa ng mga janitor, di ba? Yung mga tagapangasiwa ng kalinisan. So, imbis na dati, kung dati yan, taong ginagamit, di ba? Ngayon, ano na, robot na machine na yan, gagana dyan. So, dito pa lang dapat ma-realize natin na ngayon panahon na to, nagkakaroon na ng pagbabago sa technology. So, dapat tignan na natin yung nasa unahan natin. Dapat ready na tayo. Parang hindi naman natin sinasabi na huwag natin munang pag-usapan yan kasi hindi pa naman nangyayari. Tama naman yun. Kaso nga lang, meron nga lang tayong kailangan paghandaan, di ba? Siyempre, hindi naman lahat ng panahon maganda, di ba? Siyempre, nagbabago yan eh. Parang katulad ng nasa likod ko, di ba? O, kita mo yan, yung araw, sumisika, tapos lulubog. O, ganun. Natin. Yan. You probably have a gadget that dedicate its day to sweeping your floor. Yan, yung sinasabi ko kanina, di ba? So, a coffee maker that preps your perfect brew while you shower. Di ba? Lahat naman ng ano ngayon, naglalabasan na. Wala ka lang kailangan na gawin, di ba? Parang, ano na yan eh, meron ng gagawa, di ba? Hindi na yung uubos pa yan ng oras mo para mag-prepare ka, di ba? Meron ng mga mabibilis ngayon na technology. A backup camera on your car so you don't have to turn your head while reversing, di ba? Siyempre, di ba? Katulad ngayon, yung mga kotse ngayon,
Tama naman, di ba? Yung mga kotse ngayon, mayroon ng screen dun sa harapan, nakikita mo. Yun na lang ang tinitignan mo, hindi ka na ano, lumilingon dun sa likod. Di ba? So, yun, napakasimpleng ano lang, napakasimpleng paraan lang na mapapaisip ka na rin na maraming magbabago talaga. Kasi, ano yan eh, parang itinitrain nila yung technology. Bawat technology nag-upgrade, di ba? Siyempre, kung yung sasakyan ngayon, tinitignan mo yan, maatras na, di ba? Mayroon mga ibang sasakyan na lalabas. Halos wala nang disosian. Ano na? Push button na lang, mag-i-start na yan. Maraming magbabago. Kaya sana sa mga nanonood ng video na to, huwag niyong baliwalain. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, alam ko mahirap yung trabaho nyo dyan. Lalo-lalo na malayo kayo sa pamilya nyo. Alam din natin yung sitwasyon ngayon na marami mga company na magli-layoff. So, dapat maging blessed tayo sa mga company na meron pa tayo ngayon. So, syempre, dapat hindi natin yun anihin. Hindi tayo dun mag-stick. Dapat gumawa rin tayo ng paraan para sa sarili natin. Syempre, paano naman tayo, di ba? Hindi naman tayo nasa company habang buhay, habang malakas tayo. So, kailangan meron tayong doon action. Virtual assistants and smart speaker in each room of your house that play music on command or adding things to your grocery list, di ba? Totoo naman, minsan yung mga sa mga hotel, di ba? Sa mga magagarang bahay, hindi na nila kailangan ng mga remote control. Minsan, ang ginagawa na nga nila, voice command na lang, di ba? So, maraming impact, di ba? So, and thermostats and lights that are programmed to go on and off on schedule of your choosing, di ba? Parang sa mga malalaking hotel, di ba? Minsan, yung ilaw, imbis na bubuhayin mo yan sa switch. Pag aalis ka na sa switch, hindi. Minsan sensor na lang yan, di ba? Parang pagdaan mo, saka bubuhay yan. Pag walang tao doon, wala siyang nasa sensor, na may tao, mamamatay siya. So, may cost saving, di ba? So, kung mas makakatipid yung mga gagawa nito, yung mag-a-apply, is pipiliin nila doon sa makakatipid sila kaysa doon sa mayroong gastos. So, yun, dapat makita natin yun. Do you ever stop to think about the long-term ramification of technological advancement on our lives, di ba? So, yan, dapat tingyayin. Kaya pasalamat tayo ano si IMG ako. Nagpapasalamat talaga ako. Kaya ganito ako, ganito kami kapersona na ikalat. Ibig sabihin na ma-educate yung mga hindi pa nakakaalam kay IMD kasi para hindi sila nawawala. Ibig sabihin, magkakaroon sila na kahit paano ng preparation, di ba? Ganun yung purpose ng IMD. So, if they already taken over our minor course, chores, will all our jobs be replaced by robot eventually? Tama naman, di ba? Minsan, mapapansin natin sa mga hotel. Minsan, ina-apply lang nila, tinitesting na nila yung robot, di ba? Kumbaga, lahat na ng mga bagay nagsisimula sa mga maliliit. Siyempre, bawat taon, nagkakaroon ng improvement. Ano pa ba yung pwede nilang i-improve, di ba? Siyempre, kung sa tao o sa robot, tingin nyo, sinong pipiliin ng yung mga investor na company, di ba? So, dapat, yan yung isa sa mga tignan natin. At saka alalahanin. Yan. A new Brookings Institution report says roughly 36 million Americans hold job with high exposure to automation. Meaning, at least 70% of their tasks could
soon be performed by machine using current technology. So, makikita nyo dito, totoo naman, di ba? Ngayon, pinag-aaralan na ng mga nag-iimpento, kapag in-offer nila yan sa company, mas pipiliin nila na maging automated o automation na yung gagawa. Kasi mas makakatipid sila, lalo na sa manpower. Makikita nyo sa susunod na slide, makikita nyo ano ba yung mga realization na dapat mapapaisip din kayo, di ba? So, ayan. When you think about robot taking over jobs, you probably picturing blue-collar workers on assembly line at a large manufacturers. Siyempre, kung mas makakatipid sila sa robot, na kaya naman gawin mo, bias din lang naman ng result at output. Siyempre, ang pipiliin na robot. Kasi sa tao, so, yun yung kailangan din nating isama sa mga planning natin, sa mga kailangan nating isipin, di ba? According to analysis, firm Oxford tayo. So, nababaliwala or hindi nyo masyadong pinagtutuunan ng pansin, ang mahihirapan is kayo din. Kasi kailan kayo mag-execute kapag unti-unti nyo nang nare-realize na nangyayari. So, this, katulad nito, this includes cook, waiters, and other food service roles, short haul truck drivers, and clerical office workers. So, gagawa niya na technology, mapabawasan yan, di ba? So, yan yung dapat nakita din natin, di ba? Katulad ngayon, di ba? O, ano nang gumagana? Kahit na walang kumakain sa tindahan, sa mga store, pero gumagana ang negosyo. Ibig sabihin, online system. Sino nagdi-deliver? Di ba? Ang mga ano ibang mga source katulad ng Grab, 'di ba? Foodpanda, sila yung mga naglalabasan ngayon. O kung meron kang store na meron kang rider, siyempre darating yung ano yan, yung pag-a-analyze mo, mas makakatipid ka sa mga online na katulad ng Grab, ng mga Foodpanda, kaysa dun sa meron kong sariling tao, di ba? Siyempre, yung expenses ng motor, ano yan kasama pa yan sa mga aalalahanin mo, di ba? So, yan yung dapat na makita, di ba?
Ayan, yan dapat yung makita ng bawat isa sa atin. Siyempre, kung mayroong isang company na ganyan, di ba? Kung parang mapapaisip sila dyan, lalo na ilang halos isang bulat kalahati, talagang naka-down lahat, di ba? So, yung company, hindi yan magiging ganyan ang isip ng mga yan. Siyempre, mas magiging advance pa yan. Iisip pa ng mga maraming paraan yan. Ano ba yung technology na magsusupport sa kanila kapag naulit o may nangyari uling ganitong sitwasyon. So, siyempre, hindi natin sila hawak, hindi natin sila control. Talagang, as a nag-i-invest ka o sa investor, lalo na sa mga manufacturing, so, anong pipiliin nila? Yung malulugi sila o yung sa tao? Siyempre, kung pipiliin nila yung sa tao, wala na silang itang papasahod, di ba? So, kailangan, din yung sinasabi na susugal sila. Di ba? Marami ng company ngayon na nagsasarado. Di ba? May mga company na nagsasarado na. So, anong pinipili nila? Lumipat sila sa ibang bansa para ano, kasi mas mababa ang cost ng ano doon ng trabaho, di ba? So yun yung dapat makita din natin, huwag natin yung baliwalain. Tandaan natin, blessed tayo ngayon sa mga company na meron natin sa atin ngayon. Pero hindi natin yan mapangahawakan. Darating ang oras is mabibitawan din nila tayo kahit na gano'n tayo ka-loyal sa kanila. Magpasalamat tayo kasi naging maganda ang treat ng company sa mga empleyado. Karan lang yun. Kaya ng sinasabi ng IMG, kailangan ma-educate tayo lahat para hindi tayo ano maging kawawa sa dulo. No job is safe from robot, di ba? Itang yan. It seems that almost everyone will have to face the reality that their job today might be gone by tomorrow. Yung sinasabi natin, di ba? Kaya nga dapat, kumbaga, dapat ngayon pa lang nagsisimula na tayo. Dapat hindi niyo to binabaliwala. Yung sitwasyon ngayon, hindi niyo dapat binabaliwala yan. Kasi, ano yan, seryosong panahon yan eh. Kumbaga, seryosong mangyayari yan. Gaya nga na una kong share sa inyo na video, di ba? Mutual fund. Yung 3-in-1, di ba? 3-in-1 na Kaiser. Dapat pag-isipan yan. Dapat huwag niyong baliwalain. So, ayan. We've been saying for years that the traditional job is becoming obsolete. And surefire way to stay stuck in the right rat race. So, excuse, para may idea kayo, rat race, ano ba yung rat race? Yung rat race, yun yung actual na scenario natin ngayon. Hindi ito yung karera ng mga taga. Hindi. Para nga sinasabi dyan, tayo yung example ng rat, tayong mga tao, empleyado, negosyante, tayo. Yung racing, yung mga tinatahak natin. So, siyempre, sa bawat dinadaanan natin, merong mga, parang sinasabing tagalog, balakid, o nakaharang, na kailangan nating malampasan. Yan. So, but many people aren't prepared for the radical changes coming our way. Tama, di ba? So, parang sa totoong senaryo, katulad itong video na ito, kung papanoorin nyo lang ito, ang mangyayari sa inyo is parang katulad lang nito. But many people aren't prepared for the radical changes coming our way. Kasi ang nakikita nyo sa video na ito is parang scam yan, networking yan, ganyan naman talaga ang mga gustong kumita, so nagkakamali kayo. Ang purpose na lang video na ito is mag-share sa inyo
arma educating kayo. Siyempre, mas maganda, i-actual nyo para mapatunayan nyo kung ano yung sinasabi ko, di ba? Sinasabi ng mga video. Siyempre, kapag hindi nyo yung in-actual, maraming kuro-kuro sa isip nyo na ganyan ang lalabas. Tandaan nyo palagi, huwag na tayong mag-try sa mga negosyo na iniisip natin. Dapat, gumawa muna tayo ng isang way na hindi tayo mahirapan. Tandaan nyo, kapag nag-negosyo kayo, ganun pa din yun. Tingnan mo, isa ka sa magmamonitor ng benta mo, ng kinikita mo, ng cost mo. Kapag mayroon pang tamad o nangungupit dun sa benta mo, sakit pa sa ulo mo yan. Paano pag mababa ang benta? Panahon yan eh. Hindi yan ibig sabihin kung nag-business ka ngayon, kumita ka ng isang taon o maganda ang kinita mo ng isang taon, tandaan mo, dapat yung susunod na taon, makita mo kung yun pa rin o parehas pa rin yung magiging kikitain mo. Yun yung sinasabi natin. Kasi baka mamaya, yung unang buwan, unang linggo, unang taon, eh maganda yung pine-perform ng business mo. Paano yung susunod? Yun sinasabi, dapat isasama mo yung katulad ng inflation. O, di ba? So, yun yung hindi natin nakikita. Dapat isasama natin. Kaya nandyan ulit si IMG is para i-educate tayo para hindi tayo mawawala. Ayan. If you look good at it from an employer point of view, robots are ideal employees, di ba? Kung nakikita natin na ay hindi, mas maganda pa rin ang output ng tao kaysa sa robot. So yan, dapat hindi natin yan minamaliit ang robot. Tandaan natin, kung tao sa robot, ay marami tayong difference yan, di ba? Siyempre, ang robot, kayang i-ano yan, kayang iset ng maging tama siya. Na ibig sabihin, may magawa man niyang mali, kaya siyang i-adjust sa system niya na para pumerpek yung output niya. So, yan dapat. Yan yung hindi natin sasabihin na ay hindi, mas magaling pa rin ang tao. Totoo yun. Kasi kung sino ba gumawa sa robot, di ba tao? Kaso nga lang, dahil mas malaki ang napapakinabangan nila sa robot, kasi piliin nila robot. Diba? So yan, dapat sinasama natin yan. No job, ayan, no job is safe from robot. Uli, it seems that almost everyone will have to face the reality that their job today might be gone by tomorrow. Itong mga mensahe o nakasulat dito, kung babasahin yan, kahit kayo, kahit hindi ko ito ipaliwanag, marirealize mo sa sarili nyo na totoo, mangyayari talaga yan, di ba? Marami ng nagbabago na nagsisimula sa maliliit. Pag hanggang sa napag-aaralan, ano ba yung i-improve? Yan. Yan yung sinasabi natin. We've been saying for years that the traditional job is becoming obsolete. Ay, sorry na ano ko na pala to. Nasabi ko na kanina. Cut natin. Ayan. So, understand ESBI. So, ulit. Understand ESBI. So, siguro naman, hindi kayo bago dito sa ganitong part. Yung E is nagsisimbolo ng employee, yung S self-employed, yung B is yung mga business, yan yung mga nagbi-business, di ba? Yung I is yung investment. So, kung titignan mo yung dalawang yan, saan mo gusto dyan? Itong nasa kaliwa o yung nasa kanan?
So, yung mga ang kailangan lang naman natin dito is yung ano eh, mindset setting, di ba? Kapag ang mindset natin eh parang nilaro lang natin 'yan. Pwedeng laruin din tayo ng resulta. Ayun. Pag ibig sabihin, parang yan, tinignan, ah, okay, yan lang yan eh. Employee. Hindi, pag nag-ano ako, kailangan ko munang mag-negosyo, di ba? Marami sa mga negosyo, hindi naman tutuloy-tuloy talaga, di ba? So, yun yung kailangan mawala sa isip natin. So, baguhin natin yung system. System, mismo sarili natin. Dito sa kaliwa, yung ES, those who pay the most in taxes can trade their time for money. So, yung sinasabi, as an employee, ganyan, nagbabayad ka pa rin ng tax, di ba? Malaki pa rin yung tax na nakukonsume mo. Kung magsa-self-employed ka, ganun pa rin yun. Kung empleyado ka, di ba? Marami nga. Mas malaki pa yung ano ng tax kaysa dun sa sinasahod, di ba? Ang minsan, mas malaki pa pala yung nagiging kaltas kumpara dun sa makukuha mo na yan. Kasi minsan, konti na lang, halos kaparehas ang sinasahod mo, malaki din na mabawas, sayang din yun. So, kapag nag-stay tayo dito sa kaliwang part na to, o sa left side, medyo mahihirapan tayo na makatawid sa kabila, sa right, di ba? Siyempre, ayan, katulad yung BI, yung right, ang sabi dyan, yung mga business at saka mga investor, those who pay the least in taxes and create or invest in assets that produce cash flow or them for them even they sleeping, di ba? They are sleeping. So, totoo naman, di ba? Yung mga negosyante, matutulog lang. Tutulog lang sila, pero yung pera nila, kumikita. So, sa IMG, tinuturo din yan, di ba? Kung paano mo ma-manage ng tama yung pera mo. So, you can build your own wealth-generating vehicles like a big business or real estate investment. Properties that generate cash flow, yan. IMG, sa mga nauna kong video, kasama din yan na, kumbaga, na i-share ko na yan sa inyo. So, ang kailangan lang talaga is sa mga nanood ng video na to, hindi pa nakapanood, huwag niyong kalimutang i-share para makarating sa kanila yung kaalaman. Siyempre, kapag ang nangyari, is parang binaliwala niyo to, eh, sayang naman yung opportunity na nakita niyo to, di ba? Biglang sumali lang, nanonood din ng YouTube, nakita niyo to. Tapos hindi, binaliwala niyo lang, yun lang, nakakalungkot lang yun. Kasi siyempre, kung hindi ito para sa inyo, dapat ipasa niyo. Baka sila mas maano nila, mas ma-appreciate nila. Mas ma-appreciate nila ngayon. Kung sa ngayon, hindi nyo pa ma-appreciate. Pero, siyempre, dapat hindi ganun. Dapat mas ma-appreciate at intindihin nyo. Then, move to the right side of the cash flow quadrant. It seems that almost everyone will have to face the reality that their job today might begin tomorrow. So, yun nga yan, sinasabi ko kanina, di ba? So, ayan. We've been saying years traditional income. So, ayan, let the robots do work. Instead of fearing this new technology replacing human's job, embrace it and use it to help you build your business. Siyempre, yung mga kumpanya, kung mas makikita nila na mas maganda pang yung robot ang gagawa sa produkto nila, eh mas ipiliin nila na yun na lang yun, di ba? Robot are cheap and efficient labor. So, yan, no? Di ba? Tama nga naman kasi pagka tinanong ito, when you are in the left side of the quadrant, that's scary, di ba? On the right side, it's an incredible opportunity. You can let robot do the work while you sit back and enjoy the cash flow, oh, di ba?
Pero sa kabila naman, technology also make it easier to invest. Whether you're interested in the stock or real estate, there are new developments every day that make it easier to be in control of investment. So yan. So dapat mas maintindihan yung may ito. Yan. Change, ibig sabihin lang, change your perspective. So start today. Yan. So yan, you can do it, sit back on the sideline and watch your job disappear. So yan, parang sinasabi niya, muni-muni ka, parang minsan isipin maigi talaga eh, parang wag sasama ang sarili natin sa mga pagbabago kasi normal yan, marami talaga ng pagbabago. There are two keys to financial security, entrepreneurship and real estate investing. So entrepreneurship, based on innovation, finding ways to make money and solving problem both large and small, di ba? Ganun naman sa entrepreneur, di ba? Ganun yung ginagawa, naghahanap ng way para mas kumita pa, maliit man yan, malaki, di ba? Real estate investing. Once you create monthly cash flow, you'll no longer be slave to an employer because you'll have money can count on flowing into your account each month. Ito yung sa sabi ko kanina dun sa MOS 18, di ba? Pag in-apply niyo yung MOS 18, ganito yung mangyayari sa inyo yung sa investment, di ba? Tingin niyo lang yung 18 years, bawat taon nagkakaroon ng grow yung pera mo. Dun sa 3-in-1 ganun din. Sa MOS 18, sa mutual fund ganun din, di ba? So, yung sinasabi, di ba? Tapos kakatugma sila. So ayan. Yung mga na-share ko kanina is galing yun sa ano sa libro ni Robert Kiyosaki. Kumbaga, para yung mga hindi pa nakabasa ng book na yun, maganda na at nakita mo sa video na to, apply ka agad kayo, start na ka agad. Huwag nang sabi ko na, di ba, po ulit na sinasabi, alisin niyo yung takot at duda. Hindi makakatulong sa inyo. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So, yung libro na yan, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Ang pinipili yan, mayaman, mayaman na mayaman, mahirap na mahirap, di ba? Nasa middle class. So, walang pinipili kasi lahat ng bagay, may mga error na nakasama, di ba? So, dapat execute lang tayo para tas ma-educate. Yan yung kailangan natin. And sabi nga ni Brother Bo Sanchez, this book will upgrade your financial life. Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life, di ba? Yung sinabi, pagkabasa mo, ano yung pag nilay-nilayan mo, isa puso mo, yung talagang naintindihan mo sa libro na to. Para naman makapag-share tayo sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa rin na nalalaman ang IMG. So yan, sabi nga ni ating guro, si Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are protected, properly protected. Kaya nandiyan si IMG uli para i-educate na tayo bago tayo sumabak dun sa unahan. Protection muna bago invest. So, ayan. Yan yung Kaiser. Ito yung sinasabi ko sa inyo na 3-in-1, di ba? Dun sa mga na video ko na pinakita, panoorin nyo para makita nyo sino ba si Kaiser, di ba? Para naman hindi kayo ano yung bago kayo sa channel na to, hindi kayo nangangapa. Yan. Solid financial foundation. Ibig sabihin kapag nagtayo daw tayo ng isang bahay,
dapat anong mas matibay o kaya anong una, bubong ba o yung poste o yung pundasyon, di ba? Siyempre, ang unahin natin yung pundasyon, yung matibay na poste. Kasi kapag ang inuna natin ay bubong, eh, madaling mabagsak yan. Saan ba tayo nakakita ng bahay? Unang binuo, bubong, di ba? Wala naman. So, ano lang yan? Isang palaisipan na dapat hindi natin mapaliwala. Yan, dapat daw, para mas matibay ang pundasyon natin, unahin natin yung healthcare natin. Sa mga nauna kong video, panoorin yun para hindi tayo, para makasunod tayo, di ba? So, susunod, ayan, yung video, yung healthcare, HMO, health card, yung protection o life insurance, di ba? Term life insurance, yan dapat ang meron sa atin. Sa mga may mga tinatawag na life insurance, pinapaalala ko lang, tignan nyo maigi yung inyong policy. Diba? Kamamaya, may mga policy na hindi kayo nalalaman o naiintindihan, dapat maging aware kayo. Kasi baka mamaya, pagdating nyo sa dulo, nakakailanganin nyo na yan, hindi nyo magagamit. Diba? Merong limitation. So, yan dapat. Dapat yung sinasabi na dapat ma-educate ka muna bago ka basta-basta mag-execute. Katulad niya, no, sa IMG, yan, eliminate debt management. So, sobra akong nakaka-relate yan. Siyempre, may mga bagay na kailangan din akong ayusin, di ba? Emergency fund. So, yan, dapat meron tayong emergency fund. Yan yung 3 to 6 months of total expenses natin. Example, 20,000. Dapat sa loob ng 3 buwan, kaya niyang i-cover yung magiging expenses natin kapag nawalan tayo ng trabaho, di ba? Kung meron tayong 20,000 ngayon, yan ang kinikita natin, dapat sa loob ng 3 buwan, kaya niya tayong suportahan ng pera na yan. So, investment, yan, equities and asset. Dito papasok yung mga mutual fund, yung mga mutual fund, tsaka mas 18. So, ayan, ito yung order priority. So, ayan, dapat yung pagkakasunod. Hindi pwedeng investment muna, hindi pwedeng emergency fund muna, hindi pwedeng income protection muna. Kasi kahit na may income protection kayo ngayon na sinasabi o na pinanghahawakan, hindi niyo pa masasabi na matibay yung pundasyon nyo. Ayan, ito yung susundan nyo lang, yung hagdanan na yan. No? Makikita nyo dyan kung nasa tama ba talaga yung meron kayo ngayon para sa golden age o yung pinaghahandaan natin, di ba? Kasi baka mamaya, income protection lang ang meron kayo or kaya meron din kayo ng healthcare. Pero hindi nyo naman masasabi kung long term ba talaga yan kasi baka mamaya short term lang yan, di ba? So, dapat yun yung maintindihan yung maiging sa meron kayo ngayon. Ayan, yung tatlong check na yan, dapat yan ang, yan yung masasabi natin na solid tayo. Solid yung pundasyon na pinaghahandaan natin. O yung binibuild natin. Diba? O yan, dapat i-increase natin yung cash flow para magawa natin lahat ng mga to. Ibig sabihin, dapat meron tayong mga baguhin sa mga ginagawa natin ngayon. Mga gastos, yung hindi kailangan, dapat makontrol. Lalo-lalo na sa panahon ngayon. Dapat, huwag kayong parang masinasabi na pag after ng quarantine, ako, gagawin ko na lahat yung mga ano, yung mga na-miss ko, kain dito, kain diyan, normal naman 'yan. Eh dahil nag-crave na kayo. Kasi syempre dapat pag naman puro kain, puro kain kayo, di high blood din kayo niyan. Eh di ganun din, gastos pa rin yung kapalit. So dapat, ayan, ito yung sa tatlong check, ito yung kailangan mong tignan. 7 years na pag-iipon lang to yung healthcare na gagawin mo. Yan, no? Yung investment, 18 years na pag-iipon. Kita niyo yung sa kanina na video, na presentation na ginawa ko. Ang sinasabi doon ni Robert Kiyosaki,
parang nakikita niya by 2030, ayan, o ano na ngayon, 2020, sabihin na natin 10 years, 10 years ulit bago mangyari. E kung sasabayan nyo yung 10 years na yun, dito pa lang sa 7 years, kahit papano, so solid ka na eh, di ba? Kasi pag natapos mo tong pag-iipon na to, makakasabay ka na doon sa ano man yung magbabago, di ba? Ganun yun eh. Kaya dapat kung medyo hindi pa kayo nakakasunod, nakakasabay, attend kayo ng MO. Kaya balikan niyo yung mga video ko na ginawa. Baso sa mga video na yun, ang palagi ko lang sinasabi sa inyo, yung mga video na yun ay para sa inyo. Hindi yun para sa akin. Gumagawa lang ako nito para makatulong. At para ma-educate tayo. Sa mga nanonood ng video na to, execute kayo kasi kung pinanood nyo lang to, binaliwala nyo lang, eh, salamat, inwala yan eh. Halos meron ka na, tinan mo, meron siya lahat. Oh. So, kung mag-join ka kay IMG, tapos i-gagawin mo to, no po, sinasabi ko sa'yo, palagi ko sinasabi sa video, eh, malulula ka. Kasi siyempre, kita mo naman eh, sa una, medyo mahirap. Pero, alam, pipiliin mo yung mahirap ngayon o yung mas mahirap sa susunod na 10 taon yung sinasabi natin, di ba? Basta, ano lang ako, susuportahan ko sa video na to. Ang kailangan nyo lang is mag-actual kayo. Maalala nyo itong kay X-Curve na na-share ko sa inyo dun sa unang video, di ba? Sinasabi niyan, itong red line, yan yung responsibility line. Yung blue line, yung money line. So dapat, ito yan, buhay na natin. Sinasabi ng X-Curve na yan, totoo yan, yung sitwasyon natin ngayon. Dapat, habang bata pa, is nakakapag-produce na ng pera para dun sa kanyang susunod na paglalakbay, di ba? Pero dahil bata pa yan at wala pa, siyempre, magkakaroon ng ano yan, ng age. Kung age 21 ka, dapat, kung kumikita ka na ng age 20, dapat na ihahanda mo na yung blue line mo, di ba? Dapat nandun ka na sa blue line. Meron ka ng savings, nakapagtabi ka na. Tayong mga ngayon na nasa red line, ibig sabihin, tayo kumbaga, ano na tayo eh, pa-landing na, di ba? Kung 40 years old tayo ngayon, 50 years old, sinisipin, pa-landing na yan. Dapat, ang responsibility natin, mawala. Kaso baliktad. Kung kailan tayo nasa gantong sitwasyon, dun mas marami ang responsibility line natin. Kasi, kailangan natin ng pagkain, yung shelter, clothing, education, di ba? Yung mga anak natin, papasok yan, mag-aaral yan. So, kailangan pa rin natin yan. So, yung sinasabi na 60 years old pa, kailangan pa natin magbanat ng buto. So, dapat, itong, kaya nga itong video na to para sa inyo to, para sa atin lahat to. Kasi, dito nyo marirealize na kailangan nyo magsimula ngayon, lalo na sa mga hindi pa nag-execute. Huwag yung sasabihin nyo, ano, pagtapos na lang, after na lang ng quarantine, eh, ganun din yun eh. Eh, kung yung video na, o kaya, napanood nyo na to nung mga nauna pa, o yung sa mga bago, ganun din yung sasabihin nyo, next year na lang, kasi nagsisimula pa lang uli ako ngayon eh. Eh, nasa sa inyo na yun. Basta itong video na to ay para sa inyo. Ayan, no? Di ba? Dapat, pagdating ng pagtanda natin, dapat nandito tayo sa maganda na to. Yung, hindi tayo problema sa pagkain, pambili ng pagkain natin, pambili ng shelter natin, ng clothing natin. Sa education, hindi tayo problema, lalong-lalo na sa health. Di ba? Dapat hindi tayo mga problema dyan kasi mataas na yung ipon natin. Ibig sabihin, napagandaan na natin yan. Dapat, dahil mataas na yung ipon natin, big savings tayo, dapat tayo nito. Yan, dapat debt-free tayo. Yan, sa buhay ng tao, may dalawang klase lagi. Merong, paano pag namatay ka ng maaga, o nag-back to the Lord ka, o kaya nabuhay ka ng matagal, di ba?
Paano pag namatay ka ng maaga, sinong magpo-protect sa family mo? Kasi wala ka namang ginawang paraan, di ba? Hindi mo mapinagandaan eh. Kasi lagi mo sinasabi, hindi mo na eh, malakas pa ako. Hindi, wala. Ah, lahat ng ang buhay natin ngayon, unexpected. Hindi natin yan kontrolado. Lahat nagbabago. Lahat talaga hindi natin masasabi. Kaya dapat, paano pag nabuhay tayo ng matagal, sino naman ngayon ang mag-aala sa atin, mag-aalaga, di ba? So, dapat meron tayo nito, yung investment, long-term care, tsaka meron tayong mga naiipon na pera. So, yun dapat. So, yan, dapat yung active at saka yung passive income natin, yung passive, yun yung nagwo-trabaho sa atin. Dapat ito yung active, hindi na dapat natin, dapat na pagdating sa gitna nito, hindi na tayo masyadong nagiging ano eh, tatrabaho ng tatrabaho, di ba? Kasi kaya nga tayo, di ba, nung siguro naman kahit sino sa atin, lagi natin sinasabi na kapag nagkatrabaho ko, dapat pagtanda ko, hindi na ako magtatrabaho. Ako, ganun din ako nung una eh. Kaya pasalamat din ako kasi kami, mag-asawa, nakilala namin ko. Kasi kung hindi namin doon nakilala, malamang pare-parehas tayo, kagaya nyo rin ako. Ayan, the power of compounding interest. Yan. Ulit-ulitin ko lang to para hindi din kayo nawawala. O kaya, yung, kung bago kayo sa video na to na napapanood nyo, at least, balikan nyo na lang yung naunang video. Ayan, si Lolo Einstein yan. Sabi nga ni Lolo Einstein, yan. Siya yung mayroong ano ng formula na to. 72 divide mo sa interest. Ibig sabihin, kung ang pera mo ngayon, kunyari, mayroon kang ito yung 72. Mayroon kang kunyari, mayroon ang pera ng 72 pesos. Naglagay ka sa vehicle na nagkakaroon ng interest na 1%. So, 72, divide mo sa 1, ilan? 72, di ba? So, parang wala nagbago. Eh, kailan mo yun pinag-ipunan? Eh, kunyari, ang edad mo ngayon, sabihin na natin, 40. So, di ba? Eh, kung ang 40 plus mag-add ka lang ng 72, ibig sabihin, dumodoble ang pera mo sa, ano, sabihin na natin, yung 72 pesos mo, dodoble sa loob din ng 72 years, di ba? Parang, buhay pa kaya tayo nun. Sabihin na natin, kung buhay pa man tayo nun, piso lang tinubo ng pera natin. Di, ang tagal natin yung itinanim, tapos nung tumubo lang, bansot. Di ba? Parang makakapanghinayang, di ba? So, ayan. Yung sinasabi, number of years to double your money. So, share natin yung sa, ano, ayan. Yung sinasabi, mayroon daw isang vehicle na nagbibigay ng 4% na interest. Ibig sabihin, yung 72 divide mo sa 4 equals 18. Ibig sabihin, 18, tuwing 18 years, sa loob ng 18 years, tutubo o dodoble ang pera mo. Diba? Sa 4% na vehicle. So, kung 29 ka, nag-invest ka ng 100,000, pagdating mo ng 47, ang pera mo, ilan na? 200,000. O, 65 mo, o, kanyari, 29 years old ka ngayon, nag-invest ka, o, ayan na. Pagdating mo ng 65, meron kang 400,000. Meron isang vehicle na 8%. Every 9 years, tumodoble doon yung pera niya, di ba? O, tingnan mo yan. Parehas na parehas ng edad. 100, 38, 56, 65. O, tingnan mo. Tingnan mo yung diferensya nila, di ba? Yung 29, nag-invest na ng 100, dumoble yung pera niya ng 38, 200. O, yung 47 niya, tingnan mo yung 47 sa 4%, 200 sa kanya, 400. Yung 65, 16, 1 million, di ba? So, dito ba sa ganitong vehicle, panalo ka na? Siyempre, hindi yung masasabi yan, di ba? Meron pa palang isang vehicle na nagbibigay ng 12%. O, di ba?
Oh, yan. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung video na yan. Ay, tingnan mo yung graph na yan. 29, 100. O, tingnan mo yung 47 nila. Yung 47 nila, dito sa 8%, 400. Sa 12%, 800,000. Diba? Tingnan mo yung 65 nila. O, 6,400,000. Sa loob ng 18 years, sa loob ng 6 years, dumodoble yung pera niya. So, kung papipiliin ka sa tatlo, yung gusto mo, eh baka mamaya yung pera mo nandito sa vehicle na to o kaya nasa 1%, alisin mo na. Huwag ka na matakot o magduda. Maniwala ka lang may magandang vehicle. Tsaka, hindi ka naman mapapahamak. Eh, siyempre, nasa mga nauna kong video, yan, sinir ko sa inyo, sino ba yung nabibigay ng 12% na yan. Panoorin yung video ko para makita nyo kung ano ba yung kagandahan. Diba? Katulad nyo, ano, itong 4 at saka 8, magkano lang ang halos difference sila? 4, ano? 4 times nung dinoble niya, ito, 16 times, di ba? Halos ang laki, pagkakaiba nila. So, it is enough to save money. We need to grow it, di ba? Kailangan nating lumago ang perang tinatago natin. Para, kasi ito nga yung pinaghahandaan natin para sa pangangailangan natin. Eh. Tapos, hayaan nyo pa na nandyan lang yan. Meron pa palang isang vehicle na every 6 years, tumutubo ang pera mo. Yan. So, investing in mutual funds. So, yung sinasabi natin, yan yung cycle niya. Kung ikaw to, ito yung investor. Ikaw yan. Ako din yan, yung investor. So, naglagay ako nung nag-join ako kay IMG, automatic, pumasok na yung 1,000 ko sa mga blue chips company na yan. So, meron tayong fund manager. Si fund manager ang maglalagay sa mga blue chips company na yan. Securities, siyempre, yung mga blue chips company na yan, sigurado naman yan. Yung return yan, sigurado din yan. Diba? Siyempre, paikot-ikot lang yung cycle. So, maganda yung cycle na to. So, every month, pwede kang maglagay ng 1,000, dadagan mo, may sobra ka, 1,000, 2,000, nasa sa'yo kasi, ano yan eh, depende dun sa, siyempre, stock market yan. So, pag naglagay ka, at lalo na ngayon, maganda yung mga, sa part ng stock market, maganda yung takbo ng pera nila. Pero dahil sa atin, lalo na sa inyo, siyempre, hindi nyo ma-appreciate to kasi siyempre, halos masasabi nyo o nasasabi natin na talagang wala tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-isipan nyo maigi, huwag kayong magduda-duda. Tanggalin nyo yung duda-duda nyo kasi sayang. Ayan. Tingnan yung kay mas middle fund, professionally managed, di ba? Very liquid, yan. Pwede mong liquid dyan, i-withdraw agad. So, syempre, wag mo naman pag-invest mo ngayon, kunyari, ano ngayon, April, pagdating ng May, withdrawin mo, ano pang tinubo ng pera mo? Sabi na, tumubo yung pera, maliit lang, di ba? So, naman ganun, di ba? Parang niloko mo lang yung sarili mo. And diversified yan. Ibig sabihin, nakakalat yan sa mga blue chips company na yan. Siyempre, hindi lang yan. Yan pa lang yung pinapakita natin. Marami pa yan. Low minimum investment requirement. 1,000, pwede ka nga magsimula dyan. Eh, di ba? Eh, pag-join mo kay IMG, yung 1,000 mo, automatic, dyan na papasok. So, yan, very transparent. Makikita mo yung record mo. Strong track record. Siyempre, ikaw ba naman, araw-araw ka, pumapasok ka kay Jollibee, kumikita ka. Pag nakita mo maraming tao kay Jollibee, ibig sabihin na, nakikita mo, maganda yung takbo ng stocks mo, di ba? Maraming sumasaya sa plano, maraming gumagamit ng smart, di ba? Maraming umiinom ng alak. Maraming umiinom ng alak, maganda stocks mo. Siyempre. Safe and secured. Gains are tax exempt.
Totoo yun, maniwala ka. Nung nag-join ako dito kay IMG, yung 1,000 na senior na pumasok sa mutual fund, 1,000 din yun. Nakita ko nga dun sa, dun sa account ko. 1,000 din yung pinasok niya, walang tax. Hindi niya kailasan ng tax. 1,000 na yun, ha? Paano pa kaya yung mga malalaking amount, di ba? Yan. So, sinasabi yan, indirect investing sa stock market para sa mga baguhan. Yan. Ito, indirect to. Meron tayong fund manager. Meron kasing dalawang klase ng stock market. Yung trading, yung direct, tsaka indirect. So, tayo nasa indirect. Ayan, mutual fund, money cost averaging. Ayan, example niyan. Halimbawa, nagsimula ka ngayong buwan. Nag-join ka kay IMG, nagsimula ka ngayong buwan. Halimbawa, 100. Pero 1,000, assume mo na 1,000 yan. 1,000. Ano ngayon? April? Kanyari, nag-join ka ngayon April. April, May, June, July, August, September. September, kahuling naglagay ka uli. Sabihin natin, tigo 1,000 na dyan, 6,000 yan, di ba? So, nakuha mo yung stock mo per month, yan yung nabibili mo. Yan yung value ng share mo. Nung September, ang value ng share mo ay 50 pesos. Naglagay ka ng 1,000, di ba? So, meron kang, or namina ka nabili na share na stock. So, iko-compete yan sa bawat nilalagay mong pera. Kung magkano yung total na accumulated ng nakuha mong share. So, kung meron kang 18 share nung time na yon nung September, yung 50 na last price, itatimes yan sa 18. Katulad nito, yung 50 times mo sa 18, ibig sabihin, meron kang 900 na kikitain. Eh, sabihin mo ng 1,000 yan. Ibig sabihin, meron ka ng 9,000. Magkano nang tinugo mo sa loob ng 6 na buwan, di ba? So, kung 1,000 nga yung figure na to na sinasabi natin, 9,000 yan. So, 9,000 o 900, i-minus mo dun sa capital mo na in-invest mo. Magkano ang tinubo mo noong 6 months, di ba? Sabihin na natin, 300 o 3,000. So, kung nilagay mo lang yan sa banko, eh, malamang naunahan ka paano nag-invest sa mutual fund, di ba? Sa banko, sa loob ng 6 months, hindi ang ganyan kaagad. Sorry naman sa mga banko, ha, pero hindi ko kayo inaano. Nagbibigay lang ako ng idea sa mga tao. Pero syempre, marami pa rin naman kayong nagkukulong. Diba? Parang ano lang yan eh. Nag-i-educate lang tayo. Yan. Kita mo naman sa loob ng halos 50% o kaya 8.33% per month yung nagiging kita mo. Ito, nakaset lang to sa sakto na amount. Paano pa kaya kung nagbabago-bago yun? Mas malaki pa to, di ba? Ayan, mas 18. Multiple option super term. Personalize your life insurance protection, di ba? The first and only do-it-yourself DIY insurance product, you can have it all, di ba? Ayan. Sa mga mayroong hawak na pera ngayon, o may mga darating kayong pera, join kayo kay IMG, ilagay niya sa mas 18. Samahan nyo ng mutual fund, di ba? Para meron kayong maghahandaan. 18 years lang yan na pag-iipon, di ba? Yung isa, 7 years, yung Kaiser. So, kaya, do it yourself, di ba? Sa channel ko nga, the Master Ekim, do it yourself. Ako, ipinapasa ko sa inyo yung DIY para gawin nyo rin sa sarili nyo. Kasi wala namang gagawa sa inyo nyan eh. Halimbawa, kayo to, o tayo to, ito yung anak natin. Lumaki na yan. Nagka-asawa, nagka-pamilya na. At tingin nyo ba, yung pangangailangan natin, kaya nyo isuporta? Kaya siguro kung depende sa estado ng financial niya. Pero paano kung wala, di
pati tayo wala rin, di ba? So yan yung kung bakit si IMD nandiyan. Yan, Manila Bankers. Kasama yan sa number 9 benefits natin. Magbibigay lang ako ng ano ng ayan, ng face amount per age para ano, para magkaroon kayo ng idea. Pero sa mga nauna kong video, balikan nyo rin yun. Makikita nyo rin yun doon. Ayan, tingnan nyo. Sa, tingnan nyo doon maigi. Sa 20, ayan, age 5 years old, pwede na nga, di ba? Pwede na magsimula. Meron kayo ngayon, kung ganyan ang gusto nyo ng insurance, sa loob ng 18 years, 250,000, o 1M, 2.5, o 5 million. Siyempre, kahit ito na lang yung tingnan natin, yung 1M lang, doon tayo mag-set. Kung 20 years old tayo ngayon, yan lang yung magiging annual natin, di ba? 5,380. So, pag 30 years old tayo, 5,710. Pag 40, 9,070. Pag 60, 40,100. Ito, maganda to dun sa mga magre-retire, yung 40, ay hindi, wala pa naman siguro magre-retire ng 40, mga 60 yan. Kung nakuha kayong pera ngayon, eh, yun lang. Siguro ang mangyayari sa inyo, yun na yung mapapamana nyo sa mga asawa nyo, sa mga anak nyo. Kasi kung 60 kayo mag-i-start, sabihin natin, may makukuha kang 100,000, eh, huwag ka na mag-atabili, ilagay mo na yan dyan, huwag ka na bumili ng mga sasakyan kasi, ano yan eh, kung bibili ka ng sasakyan, wala. Mag-iisip ka pa ng paraan, paano kumita yan? Dito, ilagay mo lang yan, oh. Sabihin na natin, pagdating mo ng 61 years old, nangailangan ka ng pera, tumubo na yan. Yung nilagay ng 1,000, pakita ko sa'yo mamaya. Meron ako sa'yo yung papakitang template yan. No? Katulad yan, kung meron kang, kung ang pinaghahandaan mo is educational plan, pakita mo yung figure na yan, di ba? Hindi ka na ano dyan, hindi ka na mahihirapan. Kung nagsimula ka ng 30 years old, pagdating mo ng 47, oh, di ba? Kayang-kaya ka ng, kayang-kaya na sanuhin nung educational plan mo, yung kikitain ng ano, eh nag-withdraw ka pa. Di ba? Kita mo yun, nag-withdraw pa siya ng pera. So, magkano nang nilagay niya? 300,000. Magkano na withdraw niya? 499,000, di ba? Magkano ang natira pa saan niya? 847,000. So, ito yung sinasabi na 10% na vehicle. So dapat isip-isip din, huwag kayong ano, huwag kayong alis, tanggalin niyo na sa katawan niyo yung duda. Maniwala lang kayo. Ayan. Ayan, retirement plan 'to, 'di ba? Yung retirement plan, paano pag 48, 48 years old pa nga 'to eh. Paano kung yung nagbayaran sa isang company, 40, inabot ka ng 48? Naku po, huwag na lang mag-isip muna ng mga negosyo na pwede mong dito ano pumasok, may educate ka pa. Winidraw mo sa loob ng 65 years old mo. Di ba? 1,500,000. So, kita mo naman yung nilagay mo sa winidraw mo. Mas malaki pa nga yung winidraw mo sa nilagay mo, di ba? After nung 18 years, di ba? Meron ka pang natirang pera na 3.4 million. Plus, yung 1M na insurance, di ba? O magkano? 4.4. So, kung hindi mo man magamit yan, at least meron ka maiiwanan dun sa mga mahal mo sa buhay. Yun yung isang bagay na dapat pag-isipan nyo, lalo na sa mga magre-retire. Or kaya yung mga binayaran ng company, dapat ano, join kayo kay IMG para ma-educate kayo. Gawin yung business si IMG. Kahit kung hindi nyo gawin yung business si IMG, wala kayong katulad ng ginagawa ko na mag-share, edi ilagay nyo na yung pera nyo, tutubo yan. Ano lang kasimple. Kailangan natin ma-educate. Huwag tayong, ano, sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng yung, hindi na pwede yung, ano, yung sitwasyon natin ngayon, di ba, nakita na natin. Kahit siguro ako, napapaisip ko, hindi, kayo rin, ganun, di ba? Paano na yung susunod na panahon, susunod na taon, di ba? Magpasalamat pa rin tayo, may mga kumpanya tayo ngayon na mababait. Pero siyempre, intindihin natin sila. Kung darating sa punto na mag-lay off sila, pagsama loob natin. Kasi yun talaga yung mangyayari. So, ang purpose ng video na to is para makatulong, mag-educate, magising tayong lahat, di ba? Yan tayo eh. The kind of life
that you live tomorrow depends on the choices you make today, di ba? Kaya parang katulad ng background ko, kung ang iniisip mo ngayon, ganyan, so, ganyan lang yan, di ba? Parang ganito lang yung isingit ko lang. Sa mga nakapanood ko na nag-YouTube o nag-vlog, isa tong opportunity na kailangan yung i-grab. Kasi malaki ang maitutulong sa inyo. Kung kumikita na kayo ng malaki sa pagbablog nyo, huwag nyong baliwalain ang video na to. Kasi maniwala kayo, makakatulong ng malaki ito sa inyo. Aralin nyo lang yung system, di ba? Ganun lang yan. So, yan. Do something that your future self will think for you. Siyempre, ikaw papasalamat sa sarili mo yan kasi ikaw ang in-execute mo, nagtiwala ka sa video na yan na mangyayari talaga yan, secure ka, maraming salamat. Siyempre, huwag nyo kakalimutan na i-share kasi kailangan nyo ikalat yan, hindi pwedeng napanood nyo. Kung napanood nyo at ayaw nyo, ipasa nyo na lang, baka pwede, yun ang tulong, yun lang yung hinihingi kong tulong sa inyo. Lala, yung may mga trabaho ngayon, dapat na pag-isip-isip tayo. Huwag tayong magbaliwala. Tandaan nyo, ang negosyo natin ngayon, may tindahan man tayo, mayroon man tayong business, kunyari, tracking, ganyan, mga van, mga kotse, dapat huwag tayong nating mabaliwala. Dapat napag-aralan niyo kung sino ba si IMG. Ano ba yung matutulong ni IMG sa atin, di ba? Tandaan nyo uli, kung anong meron kayo ngayon, dapat tignan nyo sa susunod na, kasi baka mamaya, kulang pala, hindi pala 3-in-1 yung nasa inyo. Baka mamaya, 1-in-1 lang yan, o kaya 2-in-1 lang, di ba? Dapat, isa yun eh, kasi dapat, kaya nga ginigising ko kayo dahil sa video na to. Dapat huwag nyo baliwalain. So, ayan, share ko sa inyo ulit yung dashboard ko. Ayan yung aking page, membership page. Ayan, ay pangalan ko yan. Ayan yung membership ID ko. So, ayan, nakikita mo sa sponsor ko. Ayan yung asawa ko, di ba? Ayan yung... Mas maganda kasi sa isang family, gawin nyo muna yung IMG. Parang system yan eh. Sunod-sunod yan. Hindi yan, hindi yan yung recruit-recruit. Hindi, parang ganun. Ang recruit-recruit, normal na salita yun. Wag lang yung mamasamain kasi, di ba, gaya nga lang sabi ko dun sa unang video, ang sundalo, di ba, kapag nag-recruit, di ba, nagre-recruit sila para maraming sundalo, ang NPA, nagre-recruit sila para maraming NPA, di ba, ganun yung kasimple ang recruit, wag lang na-misinterpret. Ngayon yung sulibo ko, medyo kinoberan ko yung share ko, syempre, parang sikreto, hindi nyo makita. Pero ayan, ganyan na yung 1,000 yung nilagay ko, syempre tumubo na yan. Ayan, yung Fidelity Light, parang St. Peter yan. Kung sa St. Peter nyo ngayon, meron kayong minamonthly o yung hulugan, buwan-buwan, ilang taon yung hulugan kay Fidelity, one-time payment lang yan. Covered ka lang yan, lifetime. Basta i-renew mo lang yung dashboard mo, yung dashboard mo, yung system na hawak mo. Yan, covered ka na ng 50,000. Kunyari, mamatay ngayon yung plan holder. Okay, mamatay ako ngayon. So, yan, makukuha ng family ko. Kung naka St. Peter ako ngayon, magkano na makukuha ng family ko. Yung mga nakakuha ng St. Peter, magkano na kuha ng family ko. Diba? Ganun yung instant money. So, Everest, yan, diba? So, hindi na tayo pahihirapan. Hindi na problema yung pamilya natin. Manila Bankers, di ba? Covered din ako ng insurance, di ba? So, ayan, kung sino yung mga nagsasalamin, pwede kayo magpalit ng planes. Sa loob ng isang taon, dalawang beses, pwede kayo magpalit. Ayan, Kaiser Health, medical, ito yung kasama sa benefits. Pwede kayo magpagunot ng ngipin dyan, magpalinis, ayan, gamitin mo sa medical clinic. Ayan, IMG Dominate Tool. So, maraming learning na matututo dyan. Yeah. Kaiser, ito yung 3-in-1. Ayan yung aking,
privacy, yung aking number, account ko yan, medyo tinanggal ko lang kasi yan talaga yung billing na pinipresent yan, dapat hindi nakikita yung number, baka ako yung mahak. Ganun yun eh. Kailangan din natin protektahan. So, ayan. Ayan yung aking, ano, IMG card. Diba? Ayan. Valid through December 2020. Ibig sabihin, pagdating ng, 20, ng December 2020, i-renew ko na lang uli yan ng 1-5. O, covered na uli ako ng mga benefits na meron ako ngayon. Kaya sa mga nag-join ng IMG na hindi nagtuloy, i-renew nyo yung ano nyo kung ayaw nyo gawin yung business. Kahit yung pinaka-account nyo lang, i-renew nyo, sayang yun. Pinugin yung panghinayangan. O, ayan. Akin yung vision care, tsaka yung aking insurance, ayun, no? Pangalan sa akin yan. I-risk ko lang yung mga, ano, mga importanteng numero. So, ayan, maraming salamat ulit sa inyo sa pagtapos ng video na to. Sa akin ay natulungan ko kayo at na-educate. At sa akin lang, mag-execute kayo. Kung gusto nyo mag-execute, i-ano nyo lang ako, i-message nyo lang ako dun sa ano. Iiwanan kong ano sa baba. Iiwanan kong contacts ko tsaka mga email. So, well, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo akong kalimutang i-click, subscribe, i-click yung bell para sa mga susunod na video, tsaka i-share. So, ayan. Thank you for watching. Maraming salamat. Ito yung aking email. Yan. Thank you. Yan yung aking email, Vibersmart. Yan. Email nila ako dyan. So, hanggang sa muli. Bye-bye.